What is up guys, it's me again, your Sangkay, at welcome na naman sa aking vlog. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell button para updated kayo sa mga videos na gagawin na. For today's vlog mga kasangkay, meron akong ipapakilala sa inyo. This is my new friend. So, bago nating tropa to, when it comes to rides natin, diba? Pang-rides tayo. Bago ko siya ipakilala, shoutouts pala sa mga co-teachers ko dyan. At syempre, lalong-lalo na dun sa friend ko na nagregalo sa atin itong bago nating kaibigan. Friend, tapos niregaluhan tayo ng panibagong friend. Bago nating kaibigan, we have our new helmet, syempre, no? This is from Zebra Helmet. So, mamaya, bubuksan natin siya, papakita ko sa inyo, and I'll try my best na i-review siya para sa mga kapatid nating mga riders. Before natin yung buksan, bago ko siya binili, pinaghandaan ko siya, pinag-isipan ko siya kung anong gusto kong helmet. Actually, Evo dapat, Evo helmet ang bibilin ko, pero nung nakita ko siya, na ano kagad ako, na na-attract ako dun sa design niya, syempre, dun sa kulay niya. And makikita nyo, medyo may pagkahawig sila ng mga Evo. Bago nga pala ako magkaroon ng bagong helmet, ito yung helmet na ginagamit ko noon. Spider Grid 2. Ayan siya. Spider Grid 2, ito yung ginamit natin. So, binili ko to sa co-teacher ko. Nung binili ko siya, brand new, no? Hindi pa nila nagagamit. So, yun. 2 years ko tong nagamit, mga kasangkay, no? Ang kinagandaan kasi nito, nagustuhan ko, yung foam niya. Napaka-kapal ng foam. Pero, dahil nga sa 2 years at hindi ko masyadong naalagaan, nagbakbak na yung mga part na dito. And then yung hook niya medyo kinalawang na. So yan, pero goods pa naman siya nung nagagamit pa natin siya. Try nating suotin yung helmet ako. Ito yung sinusuot ko. Yan. Then try natin suotin yung ating spider helmet. Ginamit ko siya for 2 years. So, goods na goods pa rin siya. Double visor siya. Ayan. So, clean visor. Clear visor. So, yun siya. Ayan. So, 2 years ko siyang nagamit, guys. So, goods pa rin siya, pero gagamitin pa rin natin siya sa mga rides, no? Halimbawa, may mga back ride tayo, may mga OBR tayo. Ito paggagamit natin. Then, pagpapasok tayo ng school, ito gagamitin natin. Bali, yung bago nating helmet is for rides lang talaga. No? Para hindi siya masyadong mabugbog, hindi masyadong maluma. So, yun na, mga kasangkay, yun yung helmet natin for 2 years na nagmumotor tayo dito sa Metro Manila. So, this time naman, papakilala ko sa inyo yung bago kong helmet, which is yung Zebra na sinabi ko sa inyo, yung pinakita ko sa inyo. So, mag-unboxing tayo mga kasangkay. Shoutouts nga pala kay Sir Niedo, siya yung si Chair Moto, siya yung kasama natin bumili. Zebra. Let's start unboxing. Yan. So, pagbukas nga pala mga kasangkay, meron na siya kagad mga freebies na
Makikita nyo dito, meron siyang clear na spoiler. Ito siya, naka-plastic. Meron din siyang clear na visor. Parang kagaya na sinabi ko, parang sa Evo helmet din, no? May mga ganito. Pero hindi ko alam kung sa Evo helmet, meron siyang extra na spoiler. Kasi dito sa Zebra, may extra siyang spoiler, no? So, dahil mga previews niya na nandito sa box. And then, syempre, yung ating pinakihintay, yung ating helmet. Baba muna natin siya. Ito siya, no? May tatak siya dyan na Zebra. Basta yan, Zebra. So, meron siyang helmet bag. So, napaka-safe niya. So, try natin i-open, mga kasangkay, no? Papakita ko lang sa inyo kasi yung quality ng helmet na to is good para sa akin when it comes to city riding and most especially sa mga long rides, no? Bakit? Papakita ko sa inyo. Ito siya, mga kasangkay. Ayan. So, hindi ko alam kung nakaklaro niya yung kulay niya. Pero yung kulay niya is plain chameleon blue. Yung chameleon blue. Medyo may pagka-glossy siya, mga kasangkay, na dark blue. And then, ang nagustuhan ko dito sa kulay niya, yun nga yung pagka-glossy niya. And then, para siyang may mga glitters. So, ang model po nito, mga kasangkay, is Zebra 611 Pro. So, kung mga interesado kayong bumili ng helmet, so search nyo to, pwede nyo makikita nyo yung mga iba't ibang kulay na available. Hindi ko alam kung bagong labas to ng Zebra. Pero hindi ko na siya inisip kung bagong labas man siya or dati pang model ng Zebra helmet. Kasi nung nakita ko siya, binalik-balikan ko talaga nung nandun ako sa store. So iba't ibang helmet nandun, iba't ibang brand ng helmet. So, kabalik-balik ako, hindi ko alam kung Spider yung bibiliin ko, itong Zebra. So dito talaga ako bumagsak kasi nagustuhan ko yung kulay niya. Kaya nang sinabi ko, mga kasangkay, ito ay may pagkakapareho sa Evo helmet. Lalo na sa kanyang design, itong baba, ano. So, kagaya din siya ng Evo helmet na nakikita natin kadalasan. And syempre, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is itong part na to, which is yung spoiler niya. Kasi para siyang pang-racing talaga, mga kasangkay, no? Like dun sa Evo helmet. Pero, itong, ang SRP po nito is mas mababa kaysa sa Evo helmet. So, kung talagang quality ang hinahanap niyo like Evo helmet, may i-recommend ko talaga siya sa inyo. So, bakit? Dahil dito sa loob niya, yung foam is makapal, no? Talagang safe ka dito, mga kasangkay. And, yan yung foam niya. Ano pa, may... Tanggalin natin to. So, yan. Removable yung spoiler niya, kagaya ng pinakita ko sa inyo. Pwede natin siya palitan ng spoiler. Ayan. So, napakaganda nung design niya. Then, like sa Evo helmet din, makikita nyo every corner, meron siyang tatak na Zebra. So, this side, itong side na to, meron siyang tatak, no? And then, the other side, meron din. Parang sa Evo din, no? Ayan. And then, sa likod, meron din siya. And then, dito, meron siyang Z. And then, meron din siyang, hindi ko alam kung anong tawag dito, mga kasangkay, no? Yung binubuksan para pumasok yung hangin. Ayan. So, meron siya dito, dalawa. So, unlike sa ibang helmet, nagustuhan ko siya, guys, kasi yung butas niya dito is medyo malaki, no? Which is, kung iisipin natin, more air yung papasok sa kanya. So, syempre, mas magiging komportable tayo sa loob. Most especially sa panahon ngayon ay summer, no? So, napakainit, lalo na kung mga nagmumotor tayo sa pang-araw-araw nating trabaho. Meron din siya sa taas. Ayan, malaki din yung butas niya, no? So, talagang, for me, magiging ano tayo dito? Magiging mas komportable tayo kesa sa ibang helmet na karaniwan natin ginagamit. Siya. Nagalin natin yung sticker, guys, then try natin isuot. Good as new. So,
First time po siyang tatanggalan ng sticker. Kakabili lang natin ito, guys, no? Ay, napakaganda, guys. So, ito yung itsura niya. Try natin isuot. So, suot tayo nito. Yan, try natin siya isuot, mga kasangkay. Try natin isuot. Siyempre, yung hook niya, very easy siya nabuksan kasi nire-release lang siya. Ilahin lang natin yung red na tali. Yan, tapos release na siya. So, ito na siya, guys. Titignan niyo. Yan yung itsura niya. Try natin i-open. Yun. Yan yung itsura niya, no? So, double visor siya, double visor. Ito yung isa niya. Yan. Itanggalin din natin stick. Yun, no? So, napakaganda niya, guys, no? So, double visor siya. Yung una niyang visor is tinted, no? Very recommend siya, lalo na kapag umaga, tanghali, or hapon. Ayan. Di naman siya madilim, mga kasangkay. Ayan, tingnan niyo, guys, yung kanyang itsura. So, parang Evo helmet din siya, no? Yun nga lang, ang pinagkaiba is mas maganda yung kulay niya. Same quality, no? Medyo masikip yung dito. Hindi naman sa ano, masikip na hindi ka komportable. Masikip siya, na comfortable ka. Mas maganda na yun, guys, kasi talagang malalaman mo kung gaano kakapal yung phone. And safe na safe siya. Masikip man siya, pero komportable pa rin. Kasi kung ako tatanong eh, mas gusto ko na to, guys, na naka-intact talaga siya sa face natin, no? Sa buong mukha natin. Ano, hindi siya maluwag. Talagang sakto lang. Ang size ko nga pala, mga kasangkay, is XL. Ayan siya. Double visor. Tatanggalin natin siya. Same lang. Pilahin. Then, release. So, yan. Kinaganda nito, guys, no? Ang pinagkaiba nito sa ibang helmet. Kasi ito, yung nasa bandang chin natin, nasa bandang baba. Sa ibang helmet, nakita ko talagang nakalock yan. Ganyan siya. Nakalock siya, no? So, ang tendency, pag tinanggal mo, sasabit yung baba mo dito. Napakahirap niyang matanggal kapag suot natin siya. Pero ito, dinesign talaga siya para doon. Para maging comfortable nga, syempre yung mga magiging users nito, yung mga gagamit. So, ang ginawa, meron siyang nakalaylay dito, no? Saka para pag tinanggal ng rider, talagang luluwag siya. Hindi siya sasabit, hindi siya masisira. So, iwas ano talaga siya. Iwas sira siya, no? So, try natin, palitan natin ng clear visor itong tinted na to. Para makita nyo rin itsura, guys, no? Paano siya tanggalin? So, kapag binuksan nyo yung visor, mga kasangkay, gaya din ng mga helmet na nakikita natin, like Evo, eto, ibababa mo lang to. Kapag tumunog siya, may narinig kong tunog na mahina. Ibig sabihin na release na yun. Tanggal na siya. Yan, tanggal na. Siyempre, yung kabila naman. Then, ibaba mo lang to. Huwag mo masyadong pwersahin, no? Sakto lang. Tanggal na, mga kasangkay. Madali lang sa tanggalin. So, try natin palitan ng clear visor. Ito yung clear visor natin. Try natin. Hindi ko pa rin na-try. Sabay-sabay natin subukan. Unboxing na, diba? So, ito. So, syempre, may re-recommend naman natin siya. Alam natin ng mga riders. Sa gabi, no? So, huwag tayong gumamit ng tinted sa gabi. Syempre, hindi natin makikita yung daan. Kahit pasabihin natin malakas yung mga ilaw natin. So, kaya meron siyang ganito, clear visor. Para sa gabi na rides natin.
Let's try. Lagay natin. Ayan, so nalagay na natin. Siyempre, yung kabila naman, eh. Ayan, so very easy lang, napalitan na natin siya. Ayan. Try natin ulit, isuot. Then, tanggalin natin yung sticker. Para makita nyo ulit, mga kasama. So, ayan, mga kasangkay, nakabit natin. So, tanggalin natin yung sticker. Para mas makita natin kung gano'n ba siya kakomportable. Yan, so yan yung clean visor niya. Tignan nyo. Natin yung dual visor niya. So, yung dual visor, mga kasangkay, ito lang, no? Iangat mo lang to, push sa taas. Yan, malabas siya. Then, down. Ah. So, yun, mga kasangkay, no? So, nakita ko sa inyo kung gano'ng kakomportable. Maganda yung Zebra 611 Pro. Ngayon, sa mga nagtatanong kung ano ang SRP nito, ito siya, no? So, ang SRP nito, mga kasangkay, ang SRP po nito is 3,000. So, very affordable siya. Pangmasa yung presyo niya. Kayang bilhin ng mga riders na talagang nangangarap magkaroon ng magandang helmet. Doon ka na sa medyo may presyo. Unlike dun sa mga nakikita natin na foam lang talaga yung what I mean is styro lang yun nandun sa loob, no? So, hindi tayo safe doon. So, kung mag-invest man tayo ng mga protective gears natin sa motor, syempre doon na tayo sa pinaka-safe. Yung talagang alam natin kung ano yung quality. Kagaya ng mga Evo, ganyan. Zebra, Spider. So, yun. Zebra 611 Pro. So, ito siya. Plain Chameleon Blue, yung kulay niya. So, hindi kasi siya maklaro, guys. Ngayon siya. Glossy siya na may mga glitters. Ayan. Ayan yung physical appearance niya, no? Ayan, guys. So, happy ako sa nabili kong helmet and contented ako sa kanya. So, parang siyang Evo din. Ayan. So, yung mga fan dyan ng Evo helmet, meron na siyang counterpart na talagang affordable siya, pangmasa yung presyo. So, yun. So, hanggang dito na lang, mga kasangkay. Sana nagkaroon kayo ng idea. Lalo na din sa mga nagbabalak bumili ng helmet. So, syempre, ulitin ko, kapag bibili ka ng helmet, huwag ka dun sa mga mumurahin na talagang pag tinignan mo yung quality ng helmet. Kagaya na sinabi ko kanina, may mga helmet na mumurahin lang, tapos styro lang. So, hindi tayo safe dun. So, kung bibili man tayo ng mga protective gears natin ulit, sasabihin ko sa inyo, pag-ipunan natin. Kasi, para yan sa safety natin, sa kaligtasan natin, lalo na kung fan talaga tayo ng rides, para makauwi tayo ng safe sa mga mahal natin sa buhay, we have to consider the quality of helmets na mga bibilhin natin. So, hanggang dito lang, mga kasangkay, ride safe sa inyo.